Gold, insecte yan. Insecte ka tao ah. Kahit cruisy pa yan, importante sa yung respeto ng bawat isang rider. Kung bakit Honda 150i. Nasa choices ko itong Honda Click 150i. Average gas consumption ng Aerox tsaka Nmax. Ito ba tayo pwede mag-standby? Kaya ako magbukating-ting dun sa motor. Manageable naman yung issue ng Honda Click. Maiksi motovlog lang tayo mga sir, mga idol. Paliwanag ko lang sa inyo ng konti kung bakit Honda Click 150i yung nakuha natin. Kung napapansin nyo na sa 1,000, mahigit na, no? Mahigit 1,000 kilometers sa tayo. Kapag change oil naman na tayo, meron tayong vlog nyan. Sakit ng leg ko, lintik na yun, ano, steep neck ata ako ah. Doon sa 1,000 kilometers maintenance natin, munahin ko lang i-upload to. Kasi may convo doon na medyo bias dahil mga naka Honda rin nakasabay ko doon. Tinasakyan ko lang din naman sila para hindi naman siya magkaroon ng alitan doon, brand wars, diba? Eh, niiwasan ko lang din naman yun. Pero kahit ano naman piliin natin, is either Honda, Yamaha, kahit Rusi pa yan, wala kaso doon. Ang importante sa yung respeto ng bawat isang riders, kahit ano pang klaseng motor, big bike man o underbone or scooter pa yan. Ngayon nga ipapaliwanag ko kung bakit Honda 150i ang napili ko. By the way, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe sa ating channel, ano, para updated tayo sa mga bago natin mga videos. So abangan nyo pa yung mga videos natin, yung mga gala natin, ano, marami pa. Nandiyan pa yung abangan nyo yung Bustos Dam, tsaka yung part 2 ng Kabayunan, tsaka Mandala Falls natin. So sa part 2 yung Mandala, napakaganda rin, grabe. Abangan niya yan, yung dalawang susunod na vlog. And also yung ano niya, yung maintenance na to. So subscribe tayo. Simulan natin kasi nung una talagang siguro after 1 year ago, pinagpilian ko yung Nmax Aerox. So yun talaga, so a year ago wala sa choices ko itong Honda Click 150i. And then syempre isang taon nakikita ko yung mga issues nila at kung ano yung mas babagay sa akin din syempre. And then na-test ko yung motor ng kapatid natin, which is yung Honda Click 125, yung unang version. At ayan, nagustuhan ko yon, nakamags pa ng Aerox yun eh. So, lalo kong nagustuhan kasi ang smooth ng takbo. At isa pa, matipid sa gas. Wala akong problema sa gasolina. So pumasok doon sa option ko yung Honda Click. Hanggang sa dito na ako bumagsak. So bakit nga ito yung pinili ko? Ito na nga. So unang una, syempre yun nga, nabanggit ko, matipid sa gas. Comparing to Nmax Aerox, average ang nababalitaan ko lang ha. Average gas consumption ng Aerox tsaka ng Nmax is nasa 40 kilometers per liter. Ayan, depende pa kung anong modification. Pero pagka all stock, pati pang gilid, walang modification, nasa ganun, 40-38. Mayroon nga iba nagre-reklamo, malakas nga daw sa gasoline. Pero ang Honda Click, ang sabi nga nila is nasa 52 yung ato 150, and then 53 yung 125 nila. Kailangan natin pala magpagas after na nito. Isa pa, syempre mas malaking tangke. Hindi naman ganun compared to Nmax, mas malaki sa Nmax syempre. Pero fair naman, 5.5 liters, sakto lang. Tsaka matipid naman siya sa gasolina, kaya parang halos parehas na lang din sila ng laki sa tangke. Pero yun nga, sa gas consumption, ano pa rin ako, Honda Click pa rin tayo. Actually, dun pa lang eh, no, lamang na talaga si Honda Click pagdating pa lang sa gas consumption. Pero kaya namang habulin yun, 52 or 50 kilometers per liter. Kaya habulin yun sa Nmax Aerox, depende lang sa modification na kung gagawin mo. Meron pa rin naman ako pinagpipilian. So isa pa ron, kung ano nga yung mas babagay sa akin, yung isa pa yung sabihin nating standard na, no. Kasi from Mio, Mio 1, payat lang siya, di ba? Maliit. Compared to Aerox siya kay Nmax, sobrang tataba nila, sobrang anlapad. So iniisip ko, mostly city riding tayo, napapansin nyo. Madalas tayo sa EDSA. Ayan, nandito na ako sa Walter Mart, may kikitain lang tayo. Kamali pa ako ng pindot. Okay, saan ba tayo pwede mag-standby? Dito muna sa gilid ng ano. We're back. So kailangan na natin magpagasolina. Ano na nga ba yung sinasabi ko kanina? Nakalimutan ko na.
O yun, yung lapad, since yun, naalala ko dahil sumisingit ako eh. Yun nga, yung lapad ng NMAX tsaka ng Aerox is parang ang awkward, parang ang awkward masyado para sa akin ha. Kasi payat kasi ako, parang ayoko magmukhang ting-ting dun sa ayoko magmukhang ting-ting dun sa motor kasi sobrang payat ko nga eh. Tapos di naman ako katangkaran, sakto one lang. Ito sa Click 150i, so parang ano lang din siya, parang Mio na lumaki. Parang ganun lang, ang konti, hindi naman siya lumapad. Kaya para sa akin okay to. Lalo sa riding style ko kasi more on city riding tayo. Teka lang, medyo ma-traffic dito ah. Mali yata tayo ng nadaanan. Hindi ko naasahan to. Balik tayo. Ito yung pangatlong reason ko kung bakit yung Honda Click 1 ang nakakuha natin. Sa mga issues. So para sa akin, sa tingin ko okay naman ang baga manageable naman yung issue ng Honda Click. Especially dito sa version 2, yung mga game changer. Compared to Aerox. Kasi syempre, sa isang taon na paghihintay ko, doon nalaman ko din kung ano mga problema nila. Yun nga, isa na rito si... sa Click, yung pinaka-panel nga niya, ito napapansin nyo. Yung panel natin is may ano na. So shoutout kay John Raymond para sa installation ng ating panel protector na sa kanya ko nakuha yan. So sa mga nangangailangan din ng mga accessories ng Click, no, game changer at iba pa, may mga MIUI din sila, MIUI 125, mga brackets, meron din. Yeah, PM nyo si John Raymond. Especially kung nasa Bulacan dyan, no? So, naghahatid siya, may delivery sila. So, yun ang pinaka-pangatlo kong reason talaga sa manageable issue. Compared to kasi, ang nababasa-basa ko lang ha, sa Facebook, sa Aerox daw kasi, is yung T-post ba yan? Tama ba ako? Or yung front shock? Basta, yun sa may harapan eh, mabilis na mabali. Not sure kung alin, kung T-post ba, yung pinaka-shock mismo sa unahan eh. Yun ang pinaproblema nila. Pero, yun nga, i-compare ko naman sa issue din nito. Oo, okay lang yung issue na to. Meron talaga. Pero, di ba, mura lang. Ito, 150 lang to eh. Pero yung sa Aerox, hirap. Medyo may kamahalan pagkapapalitan mo yan eh. Here. Gas muna tayo. Full tank ko, no? 150 lang halos, oh. Mura ng gas dun eh. Tapusin na natin to for the last reason. Yung uling dahilan ko kung bakit Click ang napili natin is yung price mismo, no? So out of all 150cc or 155cc, si Honda Click yung may pinakamurang presyo sa ngayon as of ano ba ngayon, October 2020. So baka ibang taon nyo na mapanood to. So yun nga, siya yung may pinakamurang presyo at the price of 98,900, so almost 99. Pero at nakakuha rin kasi namin to cash at may discount kami. Nakakuha namin ng 96,000. Syempre, comparing naman to Aerox and NMAX. Sa NMAX, lalo na. Napakamahal niya, di ba? Sobrang, hindi naman sa mahal. Yung price niya kasi is tama lang naman sa features na meron siya. So, hindi siya literally mahal. And also, sa Aerox din, ganun din naman. Nataunan din na yung Honda Click ang pumasok sa budget namin. Kaya, ito. And also, syempre, pasok din naman yung mga kailangan ko dito sa yung mga bagay standard ko. Sabi natin, kailangan ko sa isang motor, pasok yung Honda Click. At yun, nakuha ko yung... So, wala namang problema kung maghulugan ka, no? Payo ko lang sa mga maghuhulugan lang din. Kung hindi nyo naman talaga kaya yung budget sa cash, at kung maghuhulugan kayo, piliin nyo na yung sabi natin pinaka high end. Alam nyo, kung sakali, kung kami, kung gusto lang namin na maghulugan, kukunin ko rin talaga, no, NMAX. So, di ba, alin na yung mga features sinabi ko kanina. Yun, okay lang kahit hindi wala yung mga yan. Pero kasi, di ba, napaka, as in, talaga napakaganda talaga na NMAX ngayon. Kaya lang, ang misis ko rin kasi is yun niya, as hindi rin naman niya gusto na maghulugan dahil niya, ang laki daw ng interest. Hindi naman kasi talaga lahat kaya magkasya, no? So, depende sa tao. Sa mga hindi nga kaya, di ba? Yung mga talagang budgeted yung pang-araw-araw at hulugan ng pinaka-kakayanin nila. Hindi naman sa pinipilit ko kayo mag-cash na lang. Kung yun talaga yung kaya nyo, okay lang din. Yun nga ang ipapayo ko lang.
ulitin ko lang sa uulitin ko lang ya. Kunin niyo na 'yung pinaka maganda para sa iyo. Ganun din naman eh. Maghuhulugan ka lang din naman eh. Nung ka na sa pinakamahal.